Mamshi and mga sis, Happy New Year! And I wish you have a prosperous New Year ahead and the blessings ahead sa lahat ng mga family natin. And yes, ginawa ko talaga ang video na to. And this is my first video ngayong 2021. So happy 2021 to all of us. So yes, inumpisahan ko na talaga guys kasi dapat kong ma-upload ito ng auno para ma-set nyo na ang goal niyo ngayong 2021 kasi claim it na this is your year. So, eto na talaga yung year natin para mabiyayaan at magkaroon ng baby para makumpleto na ang ating family. So, eto na guys, claim it na ito na talaga yung year natin. So, eto yung mga goals na dapat nating iset up. So, bear in mind. And then, case to case basis naman yan. So, depende yan sa case natin. So, iba-iba yung mga cases natin, iba-iba yung mga problems natin. Kaya isa-isahin natin yan case to case basis. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Click all, choose all para ma-notify kayo lagi every time na meron akong bagong upload. Kasi of course, yung mga request nyo at yung mga tanong nyo dito sa comment section, yes, hindi ko nare-replyan yan masyado. Pero gumagawa ako ng paraan, gumagawa ako ng mga videos na sasagot din sa mga questions nyo. Okay, umpisahan na natin. Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin? Huwag kayong maniniwala sa mga pamahiin kasi madaming mga pamahiin na para mabuntis daw ng mabilis, ganyan-ganyan. Ano yung mga yon? Yung mga riboribolto, yung mga ganyan. And then yung mga bawal magwalis sa ilalim ng sa bed, ganyan. So, huwag kayong maniniwala sa mga pamahiin na yan. O kaya naman uminom ka daw ng madaming honey para mabilis mabuntis, ganyan. So, walang kinalaman ang mga yan guys, yung mga pamahiin na yan. So, eto ang dapat natin gawin. Set natin yung goal natin. Set your pregnancy goal this 2021 kasi eto na yung taon na mabubuntis na kayo. Okay? So, ayan. Case to case basis. Unahin natin na ngayon. Number one, yung irregular, yung menstruation. So, ang dapat natin gawin, guys, regulate your cycle. Halimbawa, kung irregular kayo, hindi naman ibig sabihin na kung paiba-iba yung date natin na mag-mens buwan-buwan, pero nag-mens tayo buwan-buwan, pero paiba-iba lang yung date, okay pa rin yun, regular pa rin yun, basta pasok po sa 21 to 35 day cycle. So, okay pa rin yun kahit paiba-iba yung date. Okay lang yun. Kasi 28 day cycle ngay, paiba-iba talaga yung date nun eh. Kasi pag tumpak yung date mo every month, which is rare naman talaga, kukunin lang yung mga babae na ganun na every month na pare-pareho talaga yung date na magme-mens sila. 30-day cycle sila o kaya 31-day cycle sila kung pare-pareho yung date. Kasi tignan nyo naman, diba, yung mga buwan, 30-day cycle o kaya 31-day cycle sila kung pareho yung date ng menstruation nila every month. Pero ang ideal nga na pinaka-normal na cycle is 28 days, di ba? So, paiba-iba talaga yan. Mag-a-advance ka ng 2 days o kaya 3 days ng date mo from the last menstruation mo, di ba? Kaya automatic talaga na iba yung date ng next na menstruation mo kung 28-day cycle ka, di ba? So, yun lang guys. Basta yun ang tandaan natin kahit paiba-iba yung date ng menstruation natin pero buwan-buwan naman tayong nagme-mens, basta pasok sa 21 to 35 day cycle, okay pa rin tayo niyan. Ang gagawin na lang natin guys, ay i-track natin yung exact ovulation natin. Tandaan guys, ang exact ovulation natin is 24 hours lang. So, talagang dapat tatimingan yan para hindi na mawala yan, okay? As necessary, kung wala kayong mga sintomas ng pag-ovulate, gaya ng mga egg white discharge, ganun, yung mga medyo may sinat ka, or any signs of ovulation, kung wala kayong nararamdaman ng mga signs of ovulation, better talaga guys na gumamit na lang kayo ng OPK para sakto, tumpak talaga, na matatimingan nyo yung 20
24 hours ovulation na yun. Kasi dun lang tayo pwedeng mabuntis, guys, dun sa ovulation natin. Kasi dun magre-release yung ovary natin ng egg na pwedeng ma-fertilize, na pwedeng mabuo. So yun, pag irregular tayo, regulate your cycle, ano yung mga gagawin natin, pwede kayong uminom ng ginger tea every morning with empty stomach, haluan nyo lang ng parsley para hindi masama sa tiyan, o kaya naman haluan nyo ng turmeric powder. So every morning yan, gawin nyo yan, set your goal para ma-regulate yung menstruation natin. And then after that, tatimingan na lang natin yung exact ovulation natin. Okay, next, PCOS naman, yung polycystic ovarian syndrome. So, ganun din, dapat i-regulate natin yung cycle natin. Kasi ang PCOS, irregular talaga yan. And i-maintain natin yung diet natin and exercise. Yes, yung mga PCOS, medyo may katabaan. So, at least, mag-loss tayo ng weight. And then, observe natin yung mga diet natin. Dapat, observe natin yung mga non-estrogenic food. And dapat dagdagan din natin yung mga progesterone hormones natin, kung paano i-regulate yan. Meron na rin akong video na kung yung mga anong dapat kainin na food, and dapat nating iwasan na mga food na mga content ng estrogen, yun yung mga estrogenic food. So be sure, guys, panoorin nyo lahat yung mga videos ko na mga yan para maiwasan natin. So kung okay na ang lahat, ma-regulate na rin yung cycle nyo, and timingan nyo na lang din yung exact ovulation. Makakatulong din sa PCOS, yung mga cysts, yung mga fibroids, may myomas, guys, yung paggamit natin ng castor oil hot pack, and after that, yung fertility massage. Kung paano gagawin, meron na rin akong mga detailed videos niyan. So, yung mga nagtatanong, panoorin nyo po ulit kung paano gagawin yung castor oil hot pack and then fertility massage. Okay, next, yung mga problema sa matres. Yung mga makapal na matres, manipis na matres. Ang gagawin lang natin dyan, guys, i-regulate natin yung progesterone level natin. Kasi ang progesterone level, siya ang responsible para magiging maganda yung lining ng matres natin, ma-maintain yung normal thickness ng matres natin. Para din yan, ma-prepare sa implantation para kung may mabuo man dyan, makakapit ng mabuti yung mabubuong baby. And ayun nga, may prepare ng mabuti yung lining ng mattress natin. And then, kung sa positioning naman, yung mga retroverted o kayong mga pabaliktad, patabingin na mga position ng mga mattress natin, pwede rin nating ipahilot yan. Pero dapat pupunta tayo sa mga expert na mga manghihilot, ha? Yung mga may karanasan na talaga. Kung paano pataasin yung progesterone level, meron na rin po akong detailed videos niyan kung ano yung mga food na rich in progesterone at kung paano natin iiwasan din yung mga food na nakakaapekto sa pagbaba ng progesterone level natin. So be sure na panoorin nyo rin yun, guys, para alam natin ang gagawin natin. Or may mga option naman, may mga progesterone pills na nire-reseta ng mga doktor kung may mga OB kayo o kaya may mga nag-aalaga sa inyong mga fertility doctors, yes, pwede naman magpaalaga kayo sa kanila and then hihingi na lang kayo sa kanila ng mga karagdagan hormonal treatment. Yung mga, ayun nga, yung mga progesterone pills or yung mga progesterone creams. Meron din mga progesterone creams, guys. Or yung sinasaksak sa puwerta, yung mga suppository progesterone. Okay, sa endometriosis naman, guys, so ang endometriosis ay more on infection. So, dapat madami tayong mga food na dapat i-take, yung mga anti-inflammatory food, para maiwasan natin ang more infection sa matres natin kasi nga sa mga endometrial linings, may mga infection or ruptured tissue dyan, kaya endometriosis. So yun, madami ding mga food na anti-inflammatory. Meron na rin ako mga videos niyan. And then, iwasan din natin yung mga estrogenic food. Maapektuhan yung progesterone natin at magiging imbalance din yung progesterone and estrogen level natin. And then, next, relaxation. So, okay, dapat natin i-set up yung goals natin. Dapat mag-relax tayo, iwasan may stress. Kasi nga, as I said, kung lagi tayong stress, mag-produce yung mga glands natin ng mga stress hormones more than yung mga fertility hormones natin. So, enjoy lang, gawin natin yung mga goals natin para sa pregnancy natin. Pero at the same time, dapat stress-free tayo.
So, paano mag-relax? So, dapat before kayo matulog o kaya yung free time nyo, pwede nyo rin namang gawin in the morning, you can do fertility yoga and fertility meditation. Ililink ko rin dito guys yung mga pinapakinggan kong mga fertility meditation and yung mga music sa mga fertility yoga para masundan nyo guys at gagawin nyo. So, ayun yung mga comments ng mga successful pregnancies noong 2020, diba? Sabi ni nila, ang dami daw talaga nilang ginawa na galing sa channel na to. So, be sure na panoorin nyo guys isa-isa yung mga videos ko, yung mga previous videos ko. Depende po yan sa case nyo, kung ano yung nababagay sa case nyo para magawa nyo yon and then mag-successful din kayo. Kasi diba, karamihan ng mga comments nila, ginawa talaga daw nila lahat. So, yun, nag-successful sila. So, gawin nyo guys, set nyo talaga, set nyo yung goal nyo this 2020 na gawin nyo rin yung mga ginawa nila. And then of course, sure na yan na this is your year. Okay, sa mga kalalakihan naman, so meron din akong mga detailed videos na mga dapat kainin ng mga lalaki para ma-boost yung semen quality nila. And usually recommended ng doctors ang 15 milligram ng zinc every day. So yun kasi yung mga usually talaga na pine-prescribe ng mga doctors namin sa hospital eh. 15 milligram a day ng zinc sa mga lalaki to help boost ang quality ng itlog natin. And yun guys, this year and the soonest na talaga interviewin ko na yung friend ko na doctor na andrologist siya and he is so expert sa mga male hormones, paano yung mga problema ng mga kalalakihan, talagang expert siya. And then, ayun, nakontak ko na siya and papayag naman siya na magpa-interview para matulungan na rin yung mga viewers ko nga, kayo nga, and then, so yun, para masagot na rin yung mga katanungan nyo about sa mga problema naman ng mga kalalakihan. So, yun lang guys, at sana, this is your year na talaga. So, as I said nga, and alam ko, nabasa nyo na rin yung mga comments ng mga success full pregnancies last 2020. So, gawin nyo na rin ngayon, guys. This is your year. 2021 is your year. Claim it na talaga, guys. So, be sure na balikan nyo po yung mga videos ko in detail at gawin nyo, guys, kung ano yung nababagay sa case nyo. So, case-to-case basis lang yan. So, i-click nyo lang yung video, guys. Ito, punta kayo sa channel ko and then click yung videos. And then, hanapin nyo na lang dyan, guys, kung ano yung nababagay sa case nyo. So, yun lang. Happy New Year and claim it na this is your year na talaga. Please subscribe to my channel and click the bell button. Click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Be sure also to like and follow my FB page. You can chat me here also. Bye-bye! Happy New Year! God bless us all!